Guys, bakit ba puro na lang 'to nakikita ko sa news feed ko? Puro na lang RIP Lloyd Cadena, RIP Queen, you're the only queen, ganito, ganyan. Ano ba? Gusto ko lang may gusto kong i-share tungkol dito. Paulit-ulit na lang eh, paulit-ulit. Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Tan Qureshi Vlogs. Guys, yung mga bago sa channel ko, my name is Zai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. LDR kami ngayon ng asawa ko na si Imran. Nasa Abu Dhabi siya while me and the kids are here in Manila, Philippines. Guys, wala naman kinalaman dun yung kwento ko ngayon, yung pag-uusapan natin today. Tonight, ngayon ay 11 o'clock ng gabi. Anong araw ngayon? September 10, Thursday. Manila time, Philippine time. Ganito guys, nagbabrowse na naman ako. Nakita ko na naman yung RIP Queen, RIP Lloyd Cadena, paalam na nagsalita na yung tatay, ganito ganyan. Ang daming best friend noon, no? Ang daming best friend. Okay? So, guys, ano ba? Bakit ba ako nagsasalita ng ganito? Meron kasi ako nakita. Ito, how to be honest with you guys. Okay? Alam to ng chismaker friends ko kasi hindi ko kilala si Lloyd Cadena. Okay? Hindi ko siya kilala. Nakikita-kita ko lang siya sa mga news feed kasi ako guys, hindi ako masyado mahilig manood ng vlog dati. And kasi nga 'di ba, sobrang wala akong time, 'yun lang. And kung manunood man ako ng vlog, yung mga family vlogs or mga pagkain, mukbang, street food ganyan. So ganito. Yung time na pumanaw na nga si Lloyd Cadena. I'll be very honest with you guys, ha. First time kong pinanood ng buo yung isang vlog niya kasi nagpop-up siya sa Facebook ko. Gabi na nun kasi tulog na si Rehan, tulog na si Anan. So, nag-chat kami ng asawa ko. While chatting, nanonood ako. Inapanood kong that same day, mga siguro 1 o'clock na madaling araw. I think pumanaw siya 5 o'clock na same day. Okay, same day. Nakita ko yung video niya, yung vlog niya, na yung tumulong nga siya sa mga bata. And nabigay siya ng tablets. So, tinignan ko. Kasi ako, tinitingnan ko yung mga ganun, yung mga charity works, ganyan. Tinignan ko siya. Tapos parang naano ko. Tinignan ko. Akala ko nga ano eh, late na yung vlog na yun. Yung wala pang pandemic. Pero nakita ko, may mga mask sila. And medyo nakita ko nga, medyo hingal na nga. Hinihingal-hingal na si Lloyd Cadena. Sa video na yun. So pinanood ko siya. Sabi ko sa sarili ko, ang bait naman itong taon to. Mashallah, ang bait naman itong taon to. Ang dami niyang tinutulungan. Kasi, sa totoo lang guys ha, nakita ko yung vlog niya, yung pagtulong niya sa tao, parang iba yung makikita mo, iba yung makikita mo sa kanya. Parang totoo. Okay? Eto guys ha, sabihin ko sa inyo, bakit hanggang ngayon, at this very moment nga, bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sa mundo ng YouTube, mundo ng vlogging, yung pagkawala ni pangalan niya, Lloyd Cadena. Ito pa guys, hindi ko talaga alam yung pangalan niya. Sinabi lang ng chismakers kasi meron, nag-uusap kami dun. Sinabi ni Adele Vlogs nung umaga na, ayun nga daw, wala na daw yung Lloyd Cadena. Tanong ko pa, yung ba mataba? Sabi kong ganun. Kasi hindi ko nga talaga siya kilala. So, first time kong napulod yung vlog na yun, same day nang pumanaw nga siya.
So, nag-goosebumps ako kasi parang sabi ko, parang alam mo yun, kakapanood ko lang, kakatingin ko lang, kakacheck ko lang na okay pala siyang tao ko, okay pala siyang vlogger. Tapos biglang malaman ko, same day, wala na. Okay? So, yun guys. So, ito ang tatlong reasons bakit ko, ako nagsasalita ako as hindi ko siya kilala, hindi ko siya kaana-ana, hindi ako nanood ng vlog niya. Pero, nag-start akong napanood siya, nag-start akong pinanood siya after niya pumanaw, sadly. Pero ganun, kilala siya ng lahat ng mga friends ko halos. Nanonood daw sila kasi nakakatawa siya. So, yun, tinignan ko isa-isa, parang napanood ko yung mga vlogs niya. Ito, nakita ko bakit yung tatlong reasons bakit until now, nagluluksa pa rin yung tao, mga tao, okay? Bukod sa mga viewers niya, yung mga kaibigan niya, okay? Bakit hanggang ngayon yung pangalan niya na naririnig pa rin? Kasi, number one guys, number one ha. Ito, sa mga, dahil sa, nasa vlogging siya, vloggers, syempre, this is an opportunity for all of us, the vloggers, okay, content creator, kasi content din to, yung pag-usapan, yung pagkawala niya. Kasi, parang, biglaan talaga, biglaan. Okay? So, yun. Lahat ng vloggers, nag-ano ng chance na dumami yung views dahil dito, sa pagkawala niya. Okay? And yung number one reason na nakikita ko. Number two, second reason is, while watching his vlogs, nakita ko din, guys, na itong taong to, si Lloyd Cadena, he was an influencer. Influencer in a way that nag-i-influence siya sa mga tao, sa mga kabataan, to love their parents, especially their mom. Sobrang mahal na mahal niya yung nanay niya. Guys, ito yung sobrang nakita ko na ginamit niya sa mabuting paraan yung pagiging sikat niya na vlogger. Yun nga, influencer siya. Hindi siya basta-basta vlogger na kung ano-ano lang ginagawa. But he was influencing the people to love their parents. Alam niyo yun? Gets niyo yun? Parang he can do anything for his family. Especially for his mom. Lahat. Parang siya yung nagsiset ng good example ng mabuting anak. Yun. Kaya tingin ko kaya until now, hindi pa rin makamove on ang mga tao. Dahil dun nga sa iniwan niyang good example dito sa mundo. Yun. And number three, guys. Ito, makinig kayo ah. Ilan lang sa mga nakita ko na videos. Sabi ko sa inyo last na video na yung naka, ano ng attention ko was yung namigay siya ng tablet. Parang nakita ko na hindi niya inadya yung, hindi niya ininda yung pandemic na mag-ingat, ganito ganyan. Andun siya, operation na namimigay ng tablet, namimigay na kung ano-ano sa mga bata na nangangailangan. And sobrang napahanga niya ako dun. Na-realize ko na itong taong to, totoong tao, totoo siyang tumutulong, hindi katulad nung nagtutulong-tulungan lang para sa views, para umakit yung views. Pero makikita mo talaga na kahit walang camera, tutulong siya. Alam niyo paano ko nalaman yun? Kasi ang dami ko nakitang vloggers na nagsimpatya, umiyak, nalungkot. Yung mga vloggers na tinulungan niya, natulungan niya at tinutulungan pa. Ayun yung importante sa lahat, guys. Makikita mo sa tao kung peki siya o hindi na tumutulong. May mga tao na ginagamit lang yung pagtulong para umangat, para sumikat. Pero nakita ko dito sa taong to, nakita si Lloyd, sobrang from his heart, talagang tumutulong siya. Ito yung mga problema nga. So, chinek ko pa guys, kasi nagdududa ako. Kasi may mga tao kung kilala na ganito. May mga vloggers din na after matulungan, na after umangat, sad to say, nakakalimutan na nila yung mga tao kasama nila. Pero si Lloyd, nakita ko, hindi siya
Kaya medyo mabagal din yung pag-angat niya kasi matagal na siya nag-vlog. Almost a decade nga daw, narinig ko. Kung selfish siyang tao, guys, mabilis siyang aangat eh. Pero, daladala niya yung mga vloggers, yung iba pang vloggers, daladala niya sa pag-angat niya. So, this is a best example of a real, ano mo yun, yung tao talaga na maaasahan mo. Parang tingin ko ha, hindi ko siya kilala personally, pero nakikita ko, napansin ko, na isa siya talagang kawalan. Kasi, ito yung mga ganitong tao na tutulong hanggat kaya, yung napaka-selfless ng mga taong ganito, tulad ni Lloyd. Sobrang totoo siya, yun lang. Hindi gawa-gawa yung pagtulong niya, totoo siya. Kasi makikita mo, yung mga kasama niya sa vlog, umaangat din yung mga channels nila dahil nagtutulungan nga. So yun, napaka-importante ng bagay na yun. Kaya sinasabi ko lagi, ang chismakers na kasama ko sa group na yun, especially kay Sana Family, kay Sis Pearly, Team in Jollibeans, Adele Vlogs, Mr. and Mrs. B, at saka, of course, si Nariel Wala Family Vlogs. Sila talaga. Sabi ko nga, maliit lang ang channel ko. Once na lumaki, inshallah, hindi pa rin ako magsasawang sabihin ang channels nila. Dahil sila yung makasama ko when I was down. Okay? So, yun, guys. Ito nga, chinek ko kasi parang sabi ko may mga kilala akong taong ganito. Parang, tapos yung nga nakita ko nga, di ba sabi ko nga sa inyo, birthday ko, September 7, kakalagpas lang. Nakita ko yung birthday niya, magsiselebrate siya, sana siya ng birthday niya, he's turning 27 on 22nd of September. This coming 22nd. Pareho pa sila ng birthday ng anak ko, si Anan. So, talagang sabi ko, this guy, talagang napaka-selfless niya. I'm sure about his attitude, his character. He's very beautiful inside and out. Yun. Kaya sana, maging example siya, yung iniwanan niya, kahit maaga niya tayong iniwan, yung mga vloggers, sana mag-set siya ng good example sa atin na yun, sobrang kahit bata lang siya, marami siyang naturuan, marami siyang na-influensyahan. Okay? So, yun guys. Till here na lang. So, narinig niyo yung tatlong reasons bakit hanggang ngayon yung pangalan niya nasa ere pa rin. Sana makalagpas yung family nila sa pagsubok na to, lalo na yung mama niya and lalo na yung mga close friends niya. Mahirap ang wala ng mga ganitong tao, ganitong klaseng tao, ganitong kabuting tao, lalo na kung kaibigan mo, para kang nawalan ng isang paa. Yun. So guys, yung mga may mga friends sa ganito, alam nyo na, bigyan siya ng importansya, paramdam sa kanila na mahal mo sila. Dahil ang buhay hindi, life is not short. Talagang nakasulat lang talaga yung sa libro nila, sa libro natin, na kung kailan tayo sisilang at kung kailan tayo mawawala sa mundo. Okay? So, yun guys. Till here na lang. Again, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!